And Mark, as we approach the 3-minute mark, being final quarter, ito po barang ng hinab, Gene King. Well, after tonight, pero pa pong laban ito eh. Oh, and Mark, Isip. Pasok yung basket, meron pang foul. Number of points put together by the Dragons and for Barangay Hinebra. It's a 17-point lead, but Coach Jong Uichiko not leaving anything to chance. Binalik niya ito si JJ Helterbrand. And of course, the import still there. If Barangay Hinebra go on to win this ball game, their big game, is yung laro nila kalaban yung Alaska, sa linggo. On Sunday, mga kaibigan. Dahil miski ano mangyari doon, kung sino ang matalo sa laro na yon will drop to the wild card. Ayo ba mga kaibigan? At meron po tayong timeout dito ha, with 2:44 remaining. Umalago po dito ng todo ang Barangay Hinebra. Magbabalik po kami. Kaibigan, balik aksyon po tayo mula dito sa Arena Coliseum. Malibang kasama rin po si Jason Webb. At ito nga po, at dito po sa fourth quarter po natin. Malabo ng todo itong Barangay Hinebra Jenkins. Unang three quarters po, defense of affair. In fact, ito pong walkout dragons. At talaga naman pong nakikipagdikitan lamang dito sa Barangay Hinebra. Ito po sa fourth quarter. Pumalas itong Barangay Hinebra Jenkins. Ito mga taga Dabaw ito. Mga taga Turil Dabaw. Abo, mga bisita po natin dito. There's Alex Compton. He has 5 points at 5 rebounds. End of the road para dito kay Alex Compton. So it might, might just be the end of the road para kay Alex Compton. Remember, if he is retiring, this would be the third time that he's retiring. The first time was when he applied for the PBA at tapos hindi siya napayagan. And of course, the second time was last year in the Fiesta Cup. Kala niya rin, pagkatapos nun, hindi na ulit siya maglalaro. But he was again called to duty by his team and he answered the call of management. At ayun, naglaro na naman siya. So, might be the third time that he's retiring. So, hindi mo na pwedeng sabihin na ito na yun eh. Mm-hmm. Dahil it has happened before that he was forced into action. Not really forced, but called into action. But of course, Alex, mid-30s right now. And I'm sure my fans natin always love to see ito si Alex Compton play. Pagkat talaging 100% ito si Alex Compton pag lumalaro eh. Mas masarap yan pag nagtatagalog. Totoo yun. Wala pa rin dito ng Walcott Dragons. Ayaw po at there's a very young Kaloy Garcia. Handling the reins from Coach Leo Austria. Para po dito sa Walcott Dragons. Subscribe by Johnny Ninad. Ito na ang Outlast 2 minutes. Hatid sa inyo ng Outlast Maintenance Free Battery. Start agad! At sa puntong ito, nakakahinga na ng todo itong walang Barangay Hinebra Jenkins. Sabi mo nga, crucial game on Sunday against the Alaska Aces and Chris Alexander still a force to reckon with. But a lot of the big names of Barangay Hinebra still on the court. It is an 18-point lead, a minute and a half remaining. And there's the foul as we expect. Ito na yung exodus ng mga stars ng Barangay Hinebra. Two new guys. Well, actually, T. Alex Alexander reporting back, replacing the import, Chris Alexander. And Chris Pakana. Kinatampo ito si J.J. Helterbrand. Labi na magit mo, Jason Sips, itong Barangay Hinebra. We'll just be taking our time dito po sa ating... You have to say, there's a couple of teams that you want to avoid at present. And Barangay Hinebra should be one of the teams on top of your list. Dahil nga, ang dami na nilang dikit-dikit na panalo. Tapos yung lineup nila.
it's starting to get deeper and deeper with the return of Rafi Rivas, Marcia Gio, and of course, you know, Chris Alexander may be the, you know, best fifth import in the last couple of games of the second round. Here, kaibigan, bola pa dito ng Barangay Hinebra Jenkins. And ito, binabagin doon sa interview kay Marcia Gio, pinagtatawanan na daw sila nung walking sila. Pero nag-iba na po ang kwento, mga kaibigan, na Alex Crisado. Well, everyone's smiling here at the game except for Coach Jomi Chico. Not really something that he'd want to see. Baka kasi pumasok at mawili. Oh, ayan, ayan. Sigurado yan. Ito na patira na doon, si Alex Crisano. Kinaulak ka naman ni Alex Crisano. Bako! Puntik na. Itong Ginebra Jenkins still playing top defense up to this point. Actually, Ginebra's trying to foul. But Welcome should have just handled the ball. They would have gotten a foul and gotten to the free throw line a lot earlier. They want to be able to foul para pumasok ito si Rafi Rivas. That is the third personal. So two free throws para naman po dito kay J.R. Reyes. Ito pong walkout, ito pong kanilang final assignment dito sa ating Fiesta Conference. Ngayon, itong dalawang ito, Mark Kagiwa and J.J. Halterbrand, admiring their handiwork dito at from the bench. This is not the end of the eyes of Barangay Hinebra looking at the Araneta Coliseum, because after this game, manonood yan ang laro ng Red Bull, kung hindi dito sa bahay, because they want to see kung magkakaroon pa sila ng pag-asa, dahil kung ang Red Bull manalo mamaya kontra Talking Tech, itong Barangay Hinebra, ang laban na lang nila para sa quarterfinals. Dahil may pag-asa ng semis outright, ha? Not outright, for a playoff. Rather, dahil kung matatalo ng dalawang sunod ang Red Bull at manalo naman sila ng final assignment on Sunday. Yes, they will get a playoff either with Coca-Cola o kaya, that's right, I believe, Magnolia. Correct. All right. Well, that's just a one-game playoff, ha? So magkakatabla-tabla sila. Ang mangyayari dyan, magkakaroon ng lamangan sa quotient. And then again, while looking at the Walker Dragons, mga kaibigan, this conference, they've managed to eat out the 4 wins. They're gonna give Maki Escalon another shot at this free throw. His good brother, Maki Escalona. And Alex Crisado. Alex Crisado. Fouling the Nino Gelig. That is the third personal, Alex Crisado. And on point, you can see the Barangay Hinebra Jenkins starting to celebrate this victory. May lamang po sila this coming Sunday sa Pusakuleta Astrodome against the Alaska Aces. This coach, Caloy Garcia, nandito sa bench ng andun na kinokongratulate ito pong Barangay Hinebra. Ayan po, at patatapos po ito ng ating ballgame para kay Coach Jolly Chico nag-respond itong kanyang bata. And this ball game, fifth straight win para po sa Barangay Hinebra Jenkins. And a